Magandang umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Yung Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Last week po mga ka-agri, ang ganda ng usapan na natin tungkol sa natural farming. Ngayon po, mas i-expound po natin yan. Hihimayin natin paano nga ba yung tamang preparasyon para maging natural grown yung ating mga kinakain na mga gulay. Kasama pa rin natin si Ma'am Tina. Ma'am Tina, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am Tina, ngayon, hihimayin na natin talaga paano nga ba itong natural farming, di ba? So let's start with the land preparation. Ma'am Tina, paano ba yung pagsisimula? Yung land preparation para maging natural, yung pagkakaprepara ng ating lupa. Okay. So ang pagbubungkal po namin ng lupa, it takes 3 weeks po bago po yung tamnan. Meron po kaming, it's either inaararo yan, babalik na rin yung lupa para ma-loosen yung soil and then kumbaga magkaroon ng airflow. Yung mga siksik na lupa, magiging buhaghag. Okay. And then, lalagyan na po namin yan ng vermicast. Nilalagyan din namin siya ng carbonized rice hull para yung moisture content ng lupa ay maging intact, maging maganda ang lupa. Ganun pa, Ma'am Tina, sa mga 3 weeks. So, on the first week pa lang, lalagyan na natin. Babalik na rin muna natin yung lupa, sir. Yung okay, balik pa. Okay. Araro, i-air yung lupa para din yung mga fungi ay mamatay. Yung natural sunlight, mainitan siya ng natural disinfectant. Disinfectant, ano? Then, saka lagay na tayo ng, ano, ng vermicast. Yes. Tapos, carbonized rice hull. Yes. Tapos, tanim na po tayo. Opo. So, dinidiligan na din natin yan ng mga concoction. Nandun na din po yun. Talagang paratabiin natin yung lupa bago siya tanim. So, yan ano. Concoction, ano? Hinarinig yung concoction. Normally, yan. Mga chefs ang meron yan eh. So, paano pineprepara yung concoction, yes, na dinidilig? Merong bang tayong, special? Fermented fruit juice, fermented plant juice. Yun po yung usually muna ginagamit natin na concoction during the preparation. Ayan. Ngayon, kung Ma'am Tina, kung i-apply naman natin yan sa pangkaraniwan nating housewife, di ba? Yes. Meron sa mga urban farming naman, yes, po. Yes. Paano gagawin yung concoction na yan? Opo. Yung mga waste natin? Isa po yung composting sa process, yung mga vegetable waste natin po. Halimbawa, pinagbalatan ng gulay, instead na itatapo natin, yan pong pinaglinisan ng isda. Napakaganda po niyang gamitin din. Isa sa mga concoction yung fish amino acid. Yung, napakaganda po niyan sa halaman. Yung pinaglinisan niyo ng isda, yung mga buto, or yung ano niya, tinik, ilagay po natin yung sa lalagyan. Actually, ang kaibahan kasi niya, ginagamitan kasi yung concoction, ginagamitan kasi siya ng molasses. And then i-ferment natin yun 2 weeks and then yun po, isa po yun dun sa process niya. Yan, okay. Ngayon ano? Pagka-prepare natin ano, edi na-prepare na natin yung lupa natin kasi mga ka-agri, napakahalaga yung land preparation. Ngayon, pag naitanim na natin siya, paano yung pag-aalaga nito? Is there a special care? During the land preparation, nagpe-prepare din tayo ng seedling natin, no? Ginagamit namin ay one part din ng soil, one part ng carbonized rice hull, one part din po siya ng vermicast. Kaya hinahaluan din namin yan ng cocopeat or cocoquire. And then, isa-isa po natin magsusowing tayo ng buto. Ng buto. So, usually ginagamitin namin siya ng tray. Yung mga seedling tray. Seedling tray. So, lipat-lipat tayo doon. Pag ganyan nakatanim tayo, nakita ko kasi si tatay nagdidilig doon eh. Pero yung pandilig niya, parang hindi plain water eh. Hindi plain water. Plain water din po, pero ano, mas maganda po kasi ginagamitan namin siya ng swamp fertilizer. Ayan, okay. Could you discuss more? Ano ba yung swamp fertilizer? Opo. So yung mga grass clipping po natin, kumbaga sa naturally grown or organic way, ibabalik natin sa lupa kung ano yung nutrients, di ba? So, kung ano yung nakikita natin sa paligid natin, like yung damo,
Yan. Mayaman ang mga damo sa nitrogen. Diba? Ang kailangan ng ating halaman, NPK na sinasabi nila. Ano-ano po ba yung NPK? Nitrogen, potassium, and phosphorus. I-ferment natin siya para mas maganda yung kakalabasan niya. Ayak, tayo po, maka-agri natin dyan, na may tanim dyan. Siyempre, sa halaman ninyo, siguro mga dahon-dahon, pwede na rin lang gawin yon. Opo, pwede po yon. Kasi kumbaga, isisip ng tubig kung ano yung nutrients na naandun. Ngayon sa dahon, na nasa damo na yes, naputol. Yes, opo. Ayan po, ano? Yun yung natural farming. Okay, ngayon gumaganda na. Napag-usapan nyo ako, ano po, mga ka-agri nyo na itatanong, takot akong kumain ng gulay. Bakit? Mahilig po ako sa gulay, pero minsan, natatakot ako, baka kasi kung ano-ano na, na pesticide yung nasa gulay. Yes. Yan. Actually, yung family ko po ay mahilig din sa gulay. Ang reason kaya po ako naging napasama dito sa samahan, ano? Nagharap talaga ako ng samahan dito sa Pililia na nagpa-practice nito na hindi gumagamit ng mga pesticide, synthetic fertilizer. Kaya po, mga ka-agri, ha? Basically, ganun po yung prepara. Kung ano yung mga natural natin ginagamit sa bahay, yun ang ginagamit sa land preparation. Sabi ko nga, pati yung mga halimbawa, sabi nga niya, pinaghinainan ng isda, tapos sili, bawang, sibuyas. Maraming salamat po, Ma'am Tina, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. Kasi po, marami po tayong mga agri na magagamit po nila yan mismo sa kanilang mga munting tanima sa kanilang likod bahay. Maraming salamat po, Ma'am Tina. Ang dami namin natutunan po sa inyo. Ayan po, mga agri, ha? Muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candistin Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.